Hello, fire signs. Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Pwede rin ipakita kung ano yung nasa isip mo kasi connected ka sa person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga fire signs? Ay, teka lang guys. Kapag lima na to, kukunin ko na. Ay, hindi eh. O, hindi talaga. Ito yung card mo. Magkasama natin harapin. Angels, ayan. Ang bilis. Isa lang yung kukunin ko. Turn back time. Eh, mukhang matagal na to eh. Pero nagpapaliwanag yung person mo ah. Naharapin nyo daw yung kung ano man yun. Lumilipad pa yung card mo. Lalayo na lang ako. Hindi kaya ibang person naman ito. Kasi turn back time tapos lalayo na lang siya. Or kasama sa paliwanag niya sa nangyari noon. Ang message niya ay, masakit sa akin na mas happy ka sa kanya. Kung kailan nawala, tsaka nakita yung halaga. Nako, ito yata yung sagot mo eh. Liar. Sinungaling. Sinungaling ba siya? Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano ang himala na di mo napapansin. Ano naman yung mga hadlang na dapat paghandaan? Hadlang na nga paghahandaan pa ano? Ano ang dapat ipagpasalamat ng mga fire signs? Angels and guides, please guide us. Ano ang himala na di napapansin ng mga fire signs? Ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit-palit kung si person mo ito o ikaw. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. The Emperor, Knight of Cups, at Ace of Wands. Ang dapat mong ipagpasalamat ay yung nagkakaroon ng bagong chapter ang buhay mo, may bagong simula, growth, at saka ang person mo ay seryoso sa relationship, at saka good provider din siya, at saka ang ilan sa inyo, malakas yung kutob mo, nagagamit mo rin siya, nakakatulong sa iyo. Ang ilan sa inyo sa career, hindi naging maganda yung condition mo eh, ng trabaho sa nakaraan. Kaya, nag-focus ka, nagsipag, kaya aanihin mo ito. Meron ding good news para sa ilan na naghahanap ng trabaho. Kumbaga, merong positive offer sa iyo. At saka, ano to guys eh, dalawa yung good news, lalo na para sa mga naghahanap ng trabaho. At ang ilan sa inyo sa career, magiging busy ka dahil may mga
bagong project ang gagawin, o kaya nakaatang na trabaho para sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay magtatagal, kumbaga long-lasting ang relationship. Kung nagkakaroon man kayo ng pagtatalo or problema, ito na yung simula na magkakaroon ng improvement ang relasyon nyo at saka yung may babalik yung stability. Halaka mga single, pare-pareho yung cards mo eh. Yung meaning ba para sa single? Ganyan ka ba talaga kamahiyain or torpe? Mag-isip ka ng paraan para meron kayong pwedeng pag-usapan ng person. At saka para hindi nakaka-pressure, huwag mong isipin na relasyon agad kayo. Siyempre dapat, getting to know, ganun. Yung maging magkaibigan. Ang ilan na nasa relationship, yung person mo ay emotional, caring, at saka romantic. At saka ang ilan na nasa relationship ay magta-travel together, ang ilan naman ay magpapakasal or engage, ang iba naman ay magkakaroon ng baby. Positive kasi lahat ng cards na yan eh. Kaya yun yung nangyayari sa karir mo at saka sa personal na buhay. Yan yung mga himala na akala mo ordinaryo lang na hindi mo napapansin. Ito naman yung mga cards mo para sa ano ang hadlang na dapat paghandaan. The Death, 3 of Pentacles, 6 of Cups. Sa mga fire signs, maraming dapat baguhin. Kasi ang ilan sa inyo may mga sitwasyon na hindi mo pa kayang i-let go. Kaya ito yung nagiging hadlang sa mga bagong simula na dapat nangyayari sa buhay mo. At saka iwasan din na maging immature. Para kapag may dumating na challenge, alam mo kung ano yung tamang solution. Itong mga cards na to, ito yung pinaghahanda ka sa mga issue na darating sa buhay mo. Kapag hindi mo pa rin mag-get, magbabago ulit, may transformation ulit. Hanggat hindi mo nakukuha kung ano yung itinuturo sa'yo ng Diyos at ng universe, magkakaroon pa rin ng changes. Sa financial, noong nakaraan may mga konti ka pang financial . Pero ngayon, medyo nahihirapan ka ng i-budget. Ang ilan sa inyo sa financial, ang advice ng mga cards ay yung mag-isip ka ng paraan kung paano mapapalago yung financial na meron ka. Pero syempre, sa ilan na mahirap talaga yung financial, may mga person na tumutulong at nakakaunawa. Pero ang ilang fire signs, okay naman ang financial. Kumbaga marunong kasi mag-manage, mag-budget. Kaya hanggang ngayon kahit papano meron. Sa mga single, may transformation na mangyayari sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng bagong simula sa personal na buhay or love life. At sa ilang single, yung pag-effort mo sa potential person na nagugustuhan mo, napapansin ka na rin niya. Ang ilang single, babalik yung past person mo at gugustuhin niya na yung bang magkaroon kayo ng romantic relationship. Pero dahil sa single ka naman, ikaw yung mag-decide kung pababalikin mo ba siya sa buhay mo or hindi. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, may kailangan pagbabagong mangyari sa relasyon nyo. Hindi nyo to pwedeng pigilan. Kailangan nyo itong tanggapin. Kasi ito yung isa sa magiging paraan
para mag-work lalo ang relasyon nyo ng person mo. Kung nagkakaroon ng problema na hindi nyo kayang ayusin ng person mo, kailangan nyo na ng yung papagitna sa inyong dalawa o kaya marriage, counseling, ganun. Para malagpasan nyo ng person mo kung ano yung nangyayaring problema sa relasyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, matagal na kayong magka-relasyon ng person mo. Ang ilan kababata mo yung napangasawa mo or nakarelasyon. At saka ang advice ng mga cards kung ano man yung immaturity na nangyayari sa relasyon, ayusin nyo to ng person mo. Ace of Swords, Seven of Wands, at Seven of Pentacles. Ito naman yung mga dapat mong ipagpasalamat. Ang ganda ng mga cards mo. Kasi, yung mga paghihirap na naranasan mo o mga bagay na pinagpupursigihan mo, ibinabalik sa iyo ng positibo. At saka, dalawang cards na yung ipinapakita na pinoprotektahan mo kung ano yung para sa iyo. Mahirap man yung mga pinagdesisyonan mo, tama ito. At may magandang resulta na balik sa iyo. Sa health naman, kalimutan na yung mga unhealthy habits, iwasan na yan, i-moderate na. At kung meron ka mang illness ngayon, mapaglalabanan mo yan. Gagaling ka din. Kailangan mo lang i-control yung sobrang pag-iisip ng negatibo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, malalaman mo yung buong katotohanan sa relasyon nyo kung ano man yung nangyayari. Pero guys, ito yung tamang timing para itama kung ano man yung mga maling desisyon. Para maresolbahan kung ano man yung issue na nangyayari sa relasyon nyo. At saka, ang ilan sa inyo, nasabi nyo na lahat nagsisisihan kayo ng person mo Yun yung nagiging challenge na nahihirapan kayong i-control. Pero kung nasabi nyo na, yung next step naman ay mag-focus kayo sa solution. Kasi guys, ang ilan sa inyo, may third party, may person na sumisira sa relasyon nyo. Kaya ikaw, dalawang cards na yung nagpapakita na pinoprotektahan mo yung relasyon nyo ng person mo at yung syempre, yung binuon yung pamilya. At saka, yung person mo, pareho kayo na nag-e-effort na gusto nyo masolusyonan yung nangyayaring problema sa relasyon. At saka, base na rin sa mga cards na ito, yung person mo, willing siya na maayos yung relationship nyo kasi ikaw yung pinipili niya. Ang ilan na nasa relationship, maganda yung teamwork nyo ng person mo. Kumbaga, hati kayo. Sa bayarin, sa gastusin. Sa mga single naman, may potential person kang mamimit na magiging magaan yung loob mo sa kanya. At saka yung tugma kayo ng iniisip at saka mindset, ganun. At itong potential person na to, meron ding nagkakagusto sa kanya kasi confident siya at saka charming. Sa mga single, hindi kung sino man yung magiging hadlang sa'yo at saka sa potential person. Kasi alam mo na kung ano yung gusto mong relasyon sa future. At base sa mga cards, kung ano yung minamanifest mo, yun yung darating sa buhay mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. TikTok at YouTube lang po ang account ko. Wala po akong MP3. Ito ang advice ng Mystical Cards sa iyo. Trust. You are looking at the situation
from a purely physical perspective, and therefore, you cannot see the bigger picture and the blessings interwoven within this event. We, your angels, urge you to trust, for all will work out in the best way possible. Let go of your fear and apprehension, and all God's healing energy to flow to you. Trust, for all will heal in ways you never thought possible. Believe. Be open to all possibilities and opportunities. Let go of preconceived ideas. There is nothing to fear. You are constantly surrounded by love. Start to believe in yourself and trust your instincts. Wondrous possibilities and opportunities abound, provided you are flexible and retain an open heart and mind. Believe, all is possible. Forgiveness. Holding on to a past hurt is preventing you from moving forward and achieving your heart's desires. Let it go. Forgiveness does not mean that you condone another's actions. It simply means that you are no longer willing to be a perpetual victim to a particular person or event. Blame is a waste of your precious energy. Bless and surrender the past, for in doing so, you will reclaim the joy of life. Alamin naman natin ang angel number mo. One, one, two, two. It is a symbol for you to be more humble, to be more kind, and to treat men and women with care and compassion. Five, five, five. Things are changing fast for you because you're being guided to enter the next level of your growth. Welcome the new energy and be patient with yourself. Type yes if you are ready. Six, love, harmony, relationship.